Magsitayo po ang lahat. Diba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba poong Jesus Nazareno, tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Sabay-sabay. Diba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinigin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang atid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo. Magandang hapon po mga kapatid. Tayo po ay pinagpalang muling makabalik sa Dambana, pambansang Dambana ng ating poong Jesus Nazareno. At ngayon pong huling Biyernes sa buwan ng Nobyembre, ating pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni na San Andres Dunglac at ng lahat ng mga kasamahang Vietnamese martyrs. Pagdasal po natin ang lahat nating mga intensyong taglay, ang mga taong pinangakuan nating ipagdarasal, lalo tigit silang mga yumao, ang kagalingan ng mga may sakit, ang lahat ng mga nutritionists, dietitians na magbo-board exams at mga dentista, ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo at bansa. Upang sama-sama tayong muling mabiyaya ng Diyos, hingin natin ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kalabisan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami ay tugunin mo sa aming kahilingan ngayong sina San Andres Dunglac at mga kasamahang martir ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, "Ngayong nagapina ang mga kaaway, kailangang linisin natin ang templo at muling italaga ito. Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Siyon. Nang 25 ng buwan ng Kislev, 9 na buwan ng taong 148, maagang maaga silang bumangon
at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin ayon sa itinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompyang. Ganito ring araw nang lapastangani ng mga hentil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila. Walong araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo'y nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang mga tanda ng kalapastanganang ginawa ng mga hentil. Ipinasya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayon ding araw, taon-taon, ay ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. Walong araw nilang gagawin ito mula sa 25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang aral. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Winikan niya sa mga ito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo at pinagsisikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at mga pangunahin ng bayan na siya ay ipapatay. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Maganda hapon pong muli sa ating lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong pagpapasyang magsimba at tapusin ang isang buong linggong paggawa sa pagparito sa pambansang Dambana ni Jesus na poong Nazareno ngayon pong simula ng long weekend. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamatan po natin ang ating Pangulo na nagpasyang ilipat ngayon po ang sa Lunes, ang Bonifacio Day, para mas mahaba-haba ang ating pamamahinga. At sabi ko nga po, salamat sa inyong pagpapasya na kahit nagbabanta na naman ang ulan at mahaba-habang pamamahinga ang naghihintay, nandirito tayo upang sama-samang magdiwang. Huling Biyernes po ngayon ng buwan ng Nobyembre at patuloy po nating tinutupad ang ating pangakong gugunitain at ipagdadasal ang lahat ng mga pumanaw na nakasulat ang mga pangalan sa mga All Souls envelopes plus ang lahat po ng ating mga pinangakong ipagdadasal. Ang lahat ng mga nag-board exams, mga nurses, civil engineers, lawyers and teachers at ang mga naghihintay pa sa kanilang board exams, ang lahat po ng mga dietitians at mga dentists in their written exams. Ang ibang ngayon po ay pinagdiriwang natin November 25 ang kapistahan ng mga Vietnamese martyrs, si San Andres Dumlac at mga kasamahang martyrs, Saint Andrew Dumlac and Companion Vietnamese Martyrs. Nais ko pong ituon ang ating pansin doon po sa salitang companion. Companion martyrs. Kasi ho, supposedly, sa lahat ng pagdiriwang ng mga paggunita sa mga martyr, Ugandan martyrs, Korean martyrs, Vietnamese martyrs, Lorenzo Ruiz de Manila, lahat po sila ay may mga kasama. Nakalulungkot man, bakit kaya nakakalimutan na nating banggitin at kilalanin their companion martyrs? Nagmamadali, San Lorenzo Ruiz de Manila, period. Andrew Kim Dunlap, period. Pero history would tell us and would remind us that they become martyrs because of their companions. Eh bakit po natin kakalimutan? Ba't ilalaglag ang mga kasama? So doon ho tayo magtutuon ng pansin sa mga companions. Number one, pagsikapan ho natin na tuwing meron ng kapistahan ng mga martir, lalo na ho ang ating mga martir, si San Lorenzo Ruiz de Manila at mga kasamahang martir, San Pedro Calungsod, di man ho nababanggit, tiyak may mga kasama rin siyang martir. Eh huwag kakalimutan to mention, literally, to acknowledge na meron silang mga kasama kaya sila naging martir. So huwag natin silang kakalimutang banggitin, huwag ilalaglag, bagkus ipapaalala na sila'y naging martir
dahil sa isa't isa. Of course, una sa lahat dahil sa Diyos na naging tinuring nilang kasama at sa bawat kasama nilang mga kababayan na siyang naging lakas at inspirasyon nila na manatiling tapat sa harap ng kamatayan. Matik na ho dapat. No? Matik na. Automatic na dapat. Companion martyrs. Whenever we celebrate martyrs, do not drop nor forget that they have companions likewise to be remembered. Kaya ho ngayon, Andrew Kim Dumlak and his companion martyrs. Si San Andres Dumlak at ang mga kasamahan niyang martyr na Vietnamese. San Lorenzo Ruiz de Manila at ang mga kasamahang martyr. Siguro ay sasabihin niyo, ang liit na bagay, pinoproblema ni Father. Yo, this is no small deal. It's a big deal. Dahil sabi ko nga po, hindi sila magiging, ako'y naniniwala, hindi sila magiging martyr, hindi sila magiging tapat hanggang kamatayan kung hindi dahil sa kanilang mga kasama. Maaaring ang mga kasama nila ang naging inspirasyon, pinaghugutan nila ng lakas na huwag ding isuko ang pananampalataya hanggang kamatayan. Or, kahit sabihin natin, nagkahiyaan na lang. Nagkahiyaan. Nahiya sila sa mga kasama. Kaya hindi sila tumalikod sa pananampalataya. Still, napakahalaga ng mga kasama. Dahil sa mga kasama nila, sila'y nanatiling tapat hanggang kamatayan. Therefore, yan ho ang dapat nating laging isaalang-alang, ang mga kasamahang martir. Sa Ebanghelyo, magtataka tayo, anong nakain ng Poong Nazareno? Bakit siya nagwala? Ano, nagwala? Pumasok sa templo, may sulang ng gulo. Status ko sana, pero ng gulo. Nagwala ang Panginoon. Pinagtabuyan ang mga nagpapalitan ng salapi, pinagtaob-taob ang mga nagtitinda sa loob ng templo dahil para sa kanya, ang templo ay bahay dalanginan ng Panginoon. At hindi lang yon, ang higit pong napakahalaga, iniisip ng Panginoon ang sigasig at pagsisikap ng maraming mga mananampalatayang Hudyo na pumunta ng templo minsan lang sa kanilang buhay, taon-taon, upang makapag-alay handog. Kaya ang nangyayari, wala silang maipapasok na galing sa kanilang mga ani, bukid, at saan man silang lupalop dahil ang lahat ng ito'y tinuturing na marumi. Kung kaya, kailangan nilang bumili sa loob ng templo ng lahat ng kanilang iaalay at susunuging handog. You know ang prinsipyo ng mga skriba at pariseo. Everything is unclean. Therefore, ang katanggap-tanggap lang sunugin ay yung mabibili sa templo. Pero alam naman ho natin, meron hong korupsyon. Ang malinis lang ba ang galing sa templo? E pinagkakakitaan nga ng mga pariseo at Hudyo. Hinamak ni Jesus, hinahamak ng mga pariseo at eskriba ang pagsisikap ng iba na pumunta sa templo, dala ang kanilang pinagpaguran, ani, at nakayanan, nababaliwalain lamang nila dahil ang tingin ng mga pariseo at eskriba, lahat ito ay di karapat-dapat marumi. Kaya't bibili sila sa loob ng templo nang susunugin nilang handog. E doon pa lang ho, napakalaki na ho ng korupsyon at pagsasamantala. Buti kung right price, kadalasan ho, overpricing. Negosyante ho ang mga pariseo at eskriba. At doon ho, yun ang ikinagalit kung tutusin ng Panginoon. Bakit hahamakin ang pagod ng iba at mamaliitin ang kanilang pinaghirapan para lang kumita ang mga eskriba at pariseo
sa pagtuturo ng mali na ang malinis at katanggap-tanggap lang sa Diyos ay ang nasa loob ng templo. Kaya hindi ho nakapagpigil ang Panginoon. Pinagtataob ang kanilang mga money changers table, pinakawala ng mga hayop, ibon, mga bakat, mga tupa na ipinagbibili at ipinatigil niya ang komersyo kalakalan sa loob ng templo. Dahil para sa kanya, ito'y bahay dalanginan ng Diyos Ama, na kanyang Ama, at kailangang ibalik ang paggalang sa pinagpaguran ng bawat mananampalataya. Sa makatwid, wala hong ibang inisip ang Poong Jesus Nazareno, kundi ang iba, ang kasama niyang Ama at ang mga kasama niyang kababayan. Ito ho ang dahilan kung bakit ang sabi pagkatapos, araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo dahil para sa kanya, he has to reconsecrate, muli niyang itinatalaga ang kabanalan ng templo sa pagpapabanal nito sa pamamagitan ng pagbabalik ng nararapat na parangal sa Diyos Ama at nararapat na pagturing sa mga bawat mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang araw-araw na pagtuturo sa loob ng templo. Ano hong paalala nito sa atin? For one, klaro naman ho, sana ho'y huwag nating gagawing rendezvous or appointment place, meet up ang simbahan. Magkita tayo sa Quiapo, sa loob ng simbahan. Meron akong galam ganyan, umamin. Lalo na doon sa bandang likod. Doon nakikita. O, ba't ngayon ka lang? Naririnig ko, nandun ako sa loob ng box. Ba't ngayon ka lang? Usapan natin, gantong oras, ba't ngayon ka lang dumating? Ginawa pang appointment place ang simbahan. Hindi para magsimba, kundi dito nagpapalitan ng benta, nagbabayaran. Mamahiya naman o tayo sa Panginoon. Ito ay bahay dalanginan, hindi a place of appointment to exchange trading with one another. Ilang ho yan? Meron akong napapansin din sa bawat simbahan, sa lahat naman o ng simbahan, na may kasama, pero sila na lang nag-uusap, nagkwekwentuhan. O kung hindi man nagkwekwentuhan, akala mo'y nagdadasal, yung pala'y nagtitiktok. Nakatungo, pero ang hawak ay cellphone. Ito ho'y bahay dalanginan na ang dapat nating kausap ang Panginoon. Kinakausap siya, pinakikinggan, nakikinig sa Kanya. Pwede naman ho natin makausap ang bawat isa sa labas. Diba? Kailangan sa simbahan pa. E ito po ang tamang lugar, nararapat na lugar, nararapat na oras, tahimik na lugar upang makausap ang Panginoon at pakinggan siya. Hindi ang bawat isa. Kasi ho, kung may kasama nga tayo, sana ho yung kasama natin ay kasama sa ating dasal. Kasama natin siyang kinakausap at pinakikinggan ng Panginoon. Nagpapasalamat tayo na ako'y isinama ng kaibigan ko dito. At ang pagpapasalamat na yon ay sa pamamagitan ng pagdadasal sa mahal na Poon. Yung pag-uusap ninyong magkasama, sa labas na lang. Huwag sa loob. Dito sa loob ng simbahan, ang Diyos ang dapat nating kinakausap at pinakikinggan. Ito po ang nais ng Panginoon na sana'y hindi ho natin sasayangin, hindi natin babaliwalain na naglaan siya ng puwang, naglaan siya ng lugar tulad ng ganitong tahanan ng Diyos upang dito tayo makapahinga habang nakikinig at nakikipag-usap sa Kanya.
At yun lang ang tangi-hulating dapat ginagawa sa loob ng simbahan. Kung dito tayo magti-TikTok, dito tayo magte-text, dito tayo magkwekwentuhan, wala ho tayong ipinagkaiba sa mga Pariseo at Eskriba sa kapanahunan ng Panginoon. Tulad ni Jesus, ang ating mahal na poon, ibalik po natin at laging tanungin, ano ang magagawa ko upang muli kong kilalanin ang kagalang-galang na lugar na ito, ang presensya ng Panginoon na dito ay matatagpuan sa pamamagitan ng aking pananakikinig, pakikipag-usap sa Kanya na Siya lamang ang dinadasal. Huwag magatubiling magsama ng iba. Nang sa gayon, sa pamamagitan ng ating halimbawang makikita nating mga ating mga kasama, higit na marami ang makakakilala sa Kanya. Hingin po natin sa Panginoon na sa atinong paglalakbay sa buhay, huwag nating kalimutan ang bawat isa. Mahalaga ang bawat isa. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, kung saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa ngalan ko, ako'y kasama nila. At ngayon, sa pagunita natin sa mga martir ng Vietnam, si San Andres Dumlac at mga kasama, sila nawa ang ating mag-inspirasyon upang sama-sama tayong kumilala sa Diyos at upang sama-sama din tayong mabiyayaan Niya. San Andres Dumlac at kasamahang martir, ipanalangin ninyo kami. Magsitayo po ang lahat. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa ating ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magaksik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang luna sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Isama po natin sa ating mga ipinagdarasal ang mga kababayan natin sa Kabisayaan, lalo-lalo na sa Samar na sinalanta ng ulan at baha. Maligtas nawa silang lahat sa kapahamakan, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Patuloy mo pong basbasan ang lahat ng mga nurses, civil engineers, guro at mga lawyers na naghihintay sa resulta ng kanilang board exams.
ang lahat ng mga nutritionists at dietitians at mga dentista na magbo-board exams pa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Basbasa mo po ang pagsisikap ng mga naghahanap trabaho, lahat silang mga mahal natin sa buhay na lumayo upang makipagsapalaran. Pakaingatan mo po sila at bigyan ng tagumpay sa kanilang pagsisikap. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Maghari nawa ang kapayapaan sa bawat tahanan, bawat pamilya, at lalo tigit sa mga panig ng mundo tulad ng sagit ng silangan na may kaguluhan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. At para sa lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na, patawarin mo po sila at patuloyin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan, pagkatiwala natin sa Diyos, lahat nating kahilingan. O Diyos, Amang makapangyarihan, iyong ikinalulugod na kami makitang sama-samang sa iyo'y nagdarasal. Pakinggan mo ang aming panawagan at kahilingan. Basbasa mo ang lahat naming mga pagsisikap at bigyan mong katuparan ang lahat naming pinapangarap. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir ng Vietnam at ipagkaloob mo ang aming sambahin ng ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na ang mga martir, sina San Andres Dunglac at kasamahan, ay aming parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na nagain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad nang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad ng wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo ang pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Muli sa katahimikan, atin silang gunitain at ipagdasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Senora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Lubos ang pasasalamat sa Diyos na ating kasama sa tuwina. Sama-sama natin ngayong awitin ang panalangin tinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Iyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at hiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ating pagsaluhan ang bigay niyang kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maaawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang ating laging kasama. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na sa Kanya ay tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Kasalanan ko, ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Puong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap sa ika'y kasama ko, ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Puong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugtan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Bayan ako, iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan.
Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nakakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon, kapag Lunes, Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Saint Building mula ika-5 ng umaga hanggang ika-8 ng hapon. Sa Finance Office, mula ika-8 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi. Salamat po. Announcement, ipinagbibigay alam sa lahat na ang misa natin ng ika-9 ng umaga bukas, November 25, 2023, Sabado, ay ipagpapaliban muna para magbigay daan sa misa ng ordinasyon ng pagka-diakono ni Seminarista Edward Jason San Diego sa ganap na ika-10 ng umaga. Ito po ay pamumunuan ng kanyang kabunyiang Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal tulad nina Andres Dumlac at kasamahang martir ng Vietnam. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling tapat kay Jesucristo sa pagmamalasakit sa lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pong tuparin ang pangakong ipagdarasal ang lahat nating mga mahal sa buhay na yumao. Panginoon naming Diyos, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob po kaming nananalangin
at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan, dala ng kahinaan, upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa kalangitan. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sa tulong ng ating mahal na ina, sa panalangin lagi nating inaalay sa Kanya, ating babasbasan ang lahat ng mga pumanaw. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Muli, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo muna po tayo saglit sa isang karagdagang paalaala. Sa Lunes po ay pagdiriwang natin ang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria, Our Lady of the Miraculous Medal, La Medalla Milagrosa. Tiyak kilala ho ninyo ang medalyon ito ng Mahal na Birhen of the Miraculous Medal. Ito po'y bigay niya sa atin at ito'y naging mabisa lalo na sa kapanahon ng may epidemya sa Fransya. Nawala po ang epidemya sa tulong ng sama-samang pananalangin at sa pagsuot ng mapaghimalang medalyon ng Mahal na Birheng Maria. Higit pa sa anong medalya? Higit pa sa anong pang medalya, sana ho lagi nating suot ang medalyon ng Mahal na Birheng Maria, the Miraculous Medal. Bigay ho niya ito sa atin, regalo niya sa atin, handog niya sa atin, upang tayong nagsusuot nito ay laging makaalala na kasama natin siya sa paglalakbay sa buhay, papalapit sa Panginoon. Kaya dalawang bagay, muli ho nating suotin palagi ang medalyon ng Mahal na Birheng Maria, the Miraculous Medal, more than any other medals. Alam ko kung marami kayong favorite medal, no? Yung bilog. Ito ho'y mas maganda. Bibigay ng Mahal na Ina. At yun nga po, magsimba tayo sa Lunes sa paggunita sa kapistahan ng Our Lady of the Miraculous Medal. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ating tanggapin ang pagbabasbas ng Mahal na Poon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng mga yumao na patuloy naming pinagdadasal at lahat silang mga di makasimba dala ng iba't ibang kadahilanan. At nawa ang pagbebendisyong ito ang magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, ng Espiritu Santo,
Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at manatiling tapat na kasama ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Happy long weekend po sa ating lahat. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.